De, mga tol, masaya kami lahat kasi finally nag-guest na rin natin. Isa pa sa mga hinahangaan nating kapatid. Ayan, ah. The very talented and very funny. And na-mention ko ba very talented? Tuesday Vargas. Ayan. Magandang araw, mga kapatid. Salamat, salamat sa'yo, Chus. Mga bayaw, mga bayaw. Mga bayaw, mga bilas. Oh, yeah. Gagawa ako na sa mundo ng mga bilas. Abangan mo ito. Ang ganda na ito. Si Tuesday, yun, babaeng walang pahinga. No? Daming racket itong babaeng ito, tol. Grabe, sa sobrang walang pahinga yan, meron ng swimming pool yan sa bahay. Yan, palakpakan natin swimming pool. Sausaw ka doon minsan. Kayo. Sige, gano'ng kalaki swimming pool mo? Mababa, ano lang, 2x2. Isang tao lang yun. Maliit lang yung cash. 2x2. Ano yung pinakamalalim niya? 2 feet. Hindi, mga ano, kasi maraming tao sa bahay di pa marunong lumangoy. So, pag nakatingkayad ka hanggang dito, five, two and a half lang ako. Nasubukan mo na bang umihi sa swimming pool mo? Dapat hindi mo sinasabi yun in public, pero oo. Tuesday, pag-usapan natin yung career mo ngayon. Ano? Yung pool is part of dream house na tinatawag na pinag-usapan last year sa isang ibang mga interviews. Ano? Mm-hmm. At this stage pa, pwede mo masabi na pwede ka na mag-cut down on sa dami ng mga ginagawa mo. Mm-hmm. Siguro yung choice na maraming ginagawa, hindi yun trigger na kailangan kong mag-ipon para sa something. Basically, yung wiring ko bilang tao, pag wala akong ginagawa, nagpa-panic ako. Mm-hmm. Parang kailangan constantly meron akong pinagkakaabalahan. Mm-hmm. So pag idle time, nag-iisip ako, ano bang pwede kong gawin? Mm-hmm. Kahit productive or kahit wala lang, basta lang kumikilos. Kumikilos ka. So ganun. So yung ngayon, actively, kailangan kong gawin yan. Kailangan kong mag-slow down, yung i-remind mo. Saka minsan, di ka na natutulog, di ba? Oo nga. Oo. Pag di ako natutulog, nagagalit ako. Paano mo na-maintain yung ano, ganyan ka pa rin kaganda? Pinati lang na maganda o Marte na. Nagpapabelo ka ba? Hindi ako nagpapaderma, hindi ako nagpapasalon ng regular. Mm-hmm. Pag yung talagang ano na yung yagit-yagit na yung itsura, sakala, ay parang kailangan na. Actually, si Koy pa ang nagsasabi. Hoy, pa-parlor naman tayo. Ako yung parang... So, mahilig kayo sa beach, di ba? Mayaan mo siyang matuyo, mayaan mo siyang malaylay at mag-wrinkle. Kasi mas mukhang tao pag pinagdaanan yung itsura. Itong nangyari sa'yo ngayon, parang part to ng isang well-planned career path. Parang are you according to schedule? Nung may pinlano ka ba dati sa buhay mo? Wala. Actually, pati nga yung mismong work ng showbiz, hindi ko alam na mangyayari siya sa akin. Parang dati, nung high school, sali ka lang ng sali sa kahit ano, glee club, lahat ng club. Pati yung mga club na hindi ka na pwede, so masali ka, ganun. Tapos college, yan, sa MASCOM, di ba, witness ka. Pag mga bata pa kami nun. Sariwa pa si Jun na, no? Yung pause niya, ano na. Hindi ko ma-imagine. In line naman yung pinag-aralan mo nung kolehiyo ka sa ginagawa mo. Pero maaga nga ako naglandi, tapos nabuntis ako kagad. Ganon. So lahat ng pwedeng pagkakitaan ginawa ako. Nag-PA ako, nag-scriptwriter ako, nag-edit ako, naging mermaid. Nagbanda ka pa. Oo, naging puno ako sa isang production. Nagbanda ako, sulat-sulat ng material, bebenta sa ibang tao, or alalay ka ng ibang artist para maging okay yung script nila. Hanggang sa dumaan ka dun sa lahat ng proseso na yun. Tapos makita mo na rin yung sarili mo, nasa gitna ka na nun. Mm-hmm. Pero hindi ko yun pinangarap or pinlano or sinabi ko, ito yung goal. Tapos kailangan within the next 5 years makuha ko yun. Mm-hmm. Walang ganun eh. Parang kung anong darating, pag maganda yan, sige, gawin natin. Mm-hmm. Parang yes ako ng yes, basta may impulse, tatanggapin ko. Tuloy-tuloy lang. Ganun tuloy-tuloy lang. Tapos wala talagang plano. Saka pag may goal ka, may concept ka rin ng pagre-retire. So, huwag ka na lang magkaroon ng goal, no? Although ako gusto kong maagang mag-retire, ha? Pero sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung eksaktong edad na yun. Pero gusto kong maaga. Hindi ka na mag-showbiz, gano'n? Oo, yung kuya, pambili lang po lang. Kuya. Sorry, can I have like, burya? Isang pagita, yun. Isa sa mga kantang nagpakilala sa'yo, ayon sa mga tanong dito, no? Stick tayo dito. Yung babae po ako. Pero, siguro maraming nagtataka, madalas ka ba mapagkamalang bakla? Lalo na, nung bata ako. Oo naman. Yung iba minsan, pag nasa public sila, tinatawag sila according to the character that they play. Oy, si ano, blah, blah, blah. Ikaw ba tinatawag ka nila as Tuesday or parang under
some bakla, other... ganun. Hoy, te, ganun. Mm-hmm. Tuesday talaga. Tuesday talaga. Mm-hmm. Ito, recently, nagpunta kami sa malalayong isla ng Palawan. No? Itong isla na to, isa lang ang TV. Kilala nila tayo lahat doon. So, yung pangalan na Tuesday... Ang channel lang nila doon ay? TV5 lang. Wala na iba. Sinira nila eh. Ginanong-ganon nila yung mga wire. Ayun. Paano ba naging Tuesday? Kasi kilala natin siya, Izel yung pangalan niya, no? Berto, tunay niya pangalan. Berto. Ronald Berto Vargas. Paano napunta yung Tuesday doon? Maraming kwento yan eh. Meron yung totoo, tapos meron yung kathang isip. Ano yung mas gusto mo? Bigyan ka ng dalawa. Sige. Tapos piliin mo kung ano yung totoo. Katang isip na lang. So ito yung mga going bananas writers and people. Mga nag-aalaga sila ng mga talent. So, nung nilapitan ako ni Miss Olive nung 21 ako, sabi niya sa akin, uy, kukunin kita, ganyan-ganyan. Pero dapat yung initial mo yung matatandaan ng mga tao. So, Tuesday Vargas, TV. Mm-hmm. So, nag-isip sila ng androgynous na first name, tapos Hispanic na last name. Mm-hmm. Kasi uso ang Marimarno, yan, wala mga telenovela na Spanish Chuba, yan. So, yan. Vargas. Tuesday Vargas. Parang, para may recall ka. Kamag-anak ni Vic Vargas. True, nung namatay nga, ang dami nag-text ako. So, condolence po. Seryoso? Oo. Nalulungkot din po ako, pero hindi ko po siya tatay. Ganun. Si Alfred po ang tatay ko. Charos. Alfred Vargas. Yung isang version, eto, nahuli ako ng UP Police sa loob ng sasakyan ng isang kaibigan. Kaibigan, ganyan. Yeah. Sa tapat ng Vargas Museum ng Tuesday ng gabi. Tapos, yung pinababa yung lalaking kaibigan. Tapos sabi, sir, ano pong problema? Gumaganon siya. Tapos sabi niya, kasi ano, nagfa-fog na yung salamin ng sasakyan niyo, no? Ano bang ginagawa niyo dyan? Kuya, nagkukwentuhan lang po. Nagkukwentuhan, nakababa yung shorts mo, sabi ng ako nga po, tapos gano'n, wala naman po kaming ginagawa. So, kinuha na kami ng ID. May record ako. Na Tuesday pa nga. Tuesday Vargas ang nakasulat sa book ng UP Police. Sa, totoo yan. Alam niyo yun. Sinabi. Sinabi na yung totoo. Parang mas exciting yung pangalawa. Sabi na yan, totoo yan. Ba't kaya nagpa-fog yung kotse yun? Gusto ko malaman. May ubo kasi ako. May ubo. Okay lang ba yan kay Kuya pag ginakwento mo yun? Oo, diba? Ando, marami naman akong mga stories nung ako yung dalaga pa. So mamaya, ba't mo kinuwento yun? Yung mga maitim mong lihim, alam naman ni Kuya. Oo, diba? Dapat pag-asawa mo. Pagmahal mo dapat. Dapat i-open mo lahat. Sabihin mo lahat, dati ako lalaki, ito pala yung ano ko, nasa jar. Ginawa kaming video, si Direk R.A. din yung gumawa. Yan, Yung ano yan? Nanaman. Yung naman, Takot na takot kami. Samayo kami ni Koy dun sa, pare, kasama yung mga preso. Uh-huh. Kami lang naiwan dun, tatlo kami. Ako, si Edsel, tsaka si Koy. Uh-huh. Masayo kami habang nandun yung mga preso. Grabe. Nakakatawan yun, bago pa lang kami ni Koy dun. Sinadlock ko siya kagad sa gano'n. Sa dusa. Okay. After nun, pare, namatay si Commander Robot. Oo. Yung may barilan na nangyari. May barilan doon na nangyari. Saka bagong sa Taguig. Sa Taguig, oo. Anong kinalaman nung kay Commander Robot sa kwento ni Tuesday ngayon? Hindi, dahil music video ni Tuesday. Hey! Ilang porsyento yung totoong Tuesday na nakikita natin on screen versus yung Tuesday sa totoong buhay? Siguro parang ginawa kong rule, kami ni Ate Ogay kasi magkaibigan kami niyan. Pagka nagkukwentuhan kami, mga kabataan days ko, tinatanong ko sa kanya, ano bang sikreto para maging effective ka, mag-translate ng maayos yung ginagawa ko on screen. Basta gawin mo lang kung paano ka, maghanap ka ng experience, mas dikit mo dun sa linya. So, iniisip ko, tama nga naman, kasi kung gagawa ka ng ibang tao bukod sa ikaw, di laging peke, tapos lagi mong isi-switch yun. Ako si Tuesday, ako si Izzy, ako si Tuesday, ako si Izzy. So, kapag ka nanonood ka ng kahit least, anong ginawa ko, parehas lang halos. Ako lang yun, wala akong ginagawa kahit anong. Actually, wala yata akong alam ibang gawin ko niyong ako lang. Hindi mo feeling ba na minsan nalilimitahan ka nung genre na comedy? Mm-hmm. Kasi I'm sure you can do other things din. Oo. So ngayon natutuwa ako, gumagawa ako ng dalawang indie film. Mm-hmm. Tapos nabigyan ako ng chance magawa ng ibang bagay. Oo, left lang. Left lang. Kasi yun lang pwede sa kontrata. Kaliwa. Wala ka plano gumawa ng sarili since film student ka naman, graduate ka ng film? Gusto ko rin yan. Actually, gusto ko rin yan. Gusto kong, yung hindi naman ako yung nasa on-screen. Ikaw naman yung director? Oo, para lang makapagmando ng tao. Gusto ko manigaw eh. Parang, ano to? Yung totoo! Hubad! Action! Lalo sa social media, minsan parang kinakahon ka ng tao na parang eto ka lang, patawa ka lang.
So the moment na parang mag-express ka ng profound thoughts, parang, uy, lalim naman yan, ganun. Hindi ba parang frustrating minsan yung ganun, di ba? Ang dami orcs talaga, orcs. Lalo na sa Twitter, ang dami. Actually, pati Facebook, ang dami orcs sobra. Eh ako kasi, ganun ako magsalita pag trip kong magpaka-pilosopo, ganun. Pag mag-i-in-English ako, pag mag-quote-quote ako, ganun. Kasi ganun ako eh, hindi ko, wala akong iniisip na may sasabihin sila or paano nila mararamdaman nila. Malupit mag-quote eh. Oo, di ba? Bahala kayo. Tinatry niyo magkaroon ng baby, di ba? Medyo may isang medyo tragic incident na nakunan ka dati. Ano? Oo nga. Pero sinabi mo rin na ayaw mo yung feeling na parang ginagawa niyo ng karir. Yung pagbubuo ng isang baby. May app ako para doon. Meron akong kalendaryo na tumutunog siya pag malapit na yung opportunity. May app na ganun? May app na ganun. Sabihin mo nga sa akin yan. Oo, mamaya pakita ko sa'yo. Download sige, mo. Sige. So pag ano, alam na ni ko, yun, sabihan mo lang ako pag oras, ganyan. Pero pagka iniisip mo lalo kasi, parang yun nga, ganun ulit, inom allergic ako doon. Inom na ka robust. Oo, ginseng, nadudurog ako sa sulok, ganyan. Pinasubok siya oyster, ganyan. Naalala may payo noon ni Joey De Leon. Ano ba sabi? Sabi, oy, sa mga gustong mabuntis yan, ha, huwag na kayong sumayaw sa ano, sa Ubando. Sa Bando. Sumali na lang kayo sa Das Entertainment, mabubuntis daw. Ay, grabe! Sa lahat ng ginagawa mo, ano yung pinakamalapit sa puso mo at bakit? Sa ngayon, pinakagusto ko maging nanay, tsaka ko si Nera. Paborito ko yung nasa bahay lang, tas walang ginagawa, tas nagluluto ako buong maghapon, tas nakatambay. Ganun. Tapos pag nainitan, talon. Sa pool. Swimming, tas luto ko ulit. Ganun. Kasi parang iba ang magic ng pagkain. Isipin mo, from something na napitas mo or na nakuha mo sa palengke, magic, mabaya, ang ganda niyan. Tignan, ang sarap niya. Pero ikaw ba yung tipong naglalagay ng mga ano? Oo, pa-art talaga. Plating. May mga pang-plating akong nagaganap. Ayun, mga ganag-ganunan. Chef ka talaga, di ba? Nag-aral ako ng mga basic modules para sa... Kasi nag-cooking show ako. Ganun din. Gusto ko din maging effective sa ginagawa ko. So gusto ko, pag nagsalita ako tungkol sa pagkain, alam ko yung sinasabi ko. So, nanghingi ako. Nanghingi talaga ako. Pag-aralin niyo po ako. Kahit konti. Matindi yan. Anong mga specialty mo niluluto? Ako gusto ko pagkain Pilipino talaga. Nilalagyan ako ng twist. Ako gusto ko kape. Kape na nasa ganyang cup. Sabaw kape. Ako rin. Gusto ko ng ganyan. Pwede kayo mag-cup. May kape na. Ano yung hindi alam ng tao about you? Naiyakin ako. Talaga? Oo, kasi laging pag nakikita nila, masaya ka lagi sa TV. Clown eh, yun yung clown syndrome. Mm-hmm. Pag nakita ka, mo, oh, Jose, patawa ka naman. Mm-hmm. Di ba, pag-doktor ka ba, gaganan, uy, operahan mo naman ako, agad. Di ba, parang sa mga reporter, pag binati sila, anong balita? Oo, di ba? Alang namang mag-anap sila, di ba? Oo, automatic sa tao talaga yung gano'n. Napaka-familiar nila minsan, na overly familiar, na nakakalimutan si Lug, nila. Lagi siya sabi, kumusta ang panahon? Di ba? Mamatay ka bukas, sila sabi ko. Oo, pero ako talaga, sa totoong buhay, mahihain ako. Tosh, Tosh, ganito talaga ako magsalita sa totoong life. May bago kang banda ngayon, di ba? Yes. Actually, nabago. 7 years na rin yung Top Junk. Okay. Pero meron kaming side project ni Koy, yung The Placido. So, dalawa lang kaming yung mayari ng mga kanta-kanta. Parang placebo, hindi ba mahirap na kabanda mo yung asawa mo? Minsan, oo. Lagi kami nag-aaway sa harap ng drummer namin. Kasi paano siya mag-chicks, di ba, kung kabanda ka niya? Yun, hindi, hati kami sa chicks. Yun ayun, yung deal namin. Ang ganda nun, ha? We need a hot young thing in between us to spice things up. Joke lang. Diba? Paano pagtutuhanin yung biro? Problema yan. Kailangan ko malasing ng maraming. Ito, yung honest opinion mo about yung reality talent search shows. Ay, nako. After ng Talentadong Pinoy, parang wala muna akong paniniwala sa iba pang palabas. Kasi noon, nung dumabas kami ng Talentadong Pinoy, kami pa lang. Wala pang kahit ano. Wala pang ano. Tapos ngayon, ang dami na. Parang mabibilang mo sa maraming beses. Nakakalito na nga eh. Actually. Tapos parang pare-parehas. Lahat ng tao, judge. Lahat tayo, judge eh. Exacto. Parang ganun yung nangyari. No? Oo. Sabi nga ni ano. Ilang beses na rin akong na-crucify sa social network, kaka-comment ko sa mga tao. Kasi gusto kong, sumali ka dito, yan lang yung pinakita mo. Talent show nga to. Pag walang talent, di sorry, di ba? Parang ganun. Para sa iyo ba talent yung
bubukas ng nyog gamit ng ngipin lang. Oo, kasi ako hindi ko kayang gawin diba? Yun. Mahirap. Lalo na kung kakanta siya habang ginagawa niya. Yun yung tatlong bagay ang ginagawa niya habang nagbubukas siya ng buko. Makain pa ng mga bubog. Pepedicure siya habang nagbubutas ng nyog. Pero kasi Odie Humores, dapat may narrative yan. Alam mo lang, dance, may vocabulary yan. So, ang pagbukas ng nyog, parang ganun din. Kailangan mo makita yung arc ng kwento. Oh, yun, yun, okay. Ano yung pinaka-nakakatawang pelikula na Pinoy para sa'yo? Talaga? Ako may kurot tsaka may tawa. Mm. Yung ang tatay kong nanay, natatawa talaga ako. Ang galing ni Direk Soxie doon, ang sexy niya, mas malaki pa yung boobs niya kaysa sa akin doon sa movie yan. Na yun. Mm. Tapos yung lumang badaf na language, sobrang aliw na aliw ako doon. Hindi pa bading, no? Hindi pa bading, badaf pa. Oh. Nagsampalan sila sa sinihan sa Cubao, tapos nakinaladkad niya yung isang bakla dahil inaway si Ninyo Mulak. Yun para sa akin ang pinaka-effective na nakakatawang bagay, yung hindi mo kailangang mag-imbento, yung mga totoong bagay yung pinagkukwentuhan at sinasabi. Kasi yun yung nakakatawa. Truth is super fun. Yun ang pinakamasaya. Kunyari, ide-direct mo to, anong pelikula pagagawa mo sa kanya? Nang binunot ang balbas. Nako, siguro mag-shoot tayo sa sa Batanes, tapos naggagawa ka ng adobe na bahay. Ayun. Ibatan siya, gano'n. Oo, tapos pawis-pawis ka, mahirap ka sa... May langis yung... Thank you po. Okay, siya lang. Sige, thank you. Hindi, siya lang naman host dito eh. Okay lang. Sa tingin mo ba, nagbabago yung konsepto ng humor during the past 3 decades? Oo. At paano siya nagbago sa tingin mo? Nung early days, parang ang humor noon, di ba, maraming nagpauso ng slapstick, physical comedy, ganyan-ganyan. Napos ang daming tabu na subjects na hindi pwedeng pagtawanan. Panahon din na Chaplin, bawal pag-usapan ng pagiging bakla, bawal awayin ang white race, bawal. Di ba, lahat, ang daming bawal. Ngayon, wala nang bawal. Mas siraulo, mas far out, mas kadiri, mas gross, mas morbid. Minsan nahanapan ng nakakatawa. So, very exciting time for comedy ngayon kasi wala nang limitasyon. Ikaw na lang talaga yung magiging problema pag wala kang makuha ang bagong material. Tsaka mas gusto ko nga ngayon, actually, maraming nagka-criticize doon sa mga sikat. Di ko na sila papangalanan na nag-concert recently na undercut yung buhok tas blonde na nakagano. So, alam mo na kung sino siya. Si Skrillex. Si Skrillex, maraming nagka-criticize sa kanya kasi may inaaway siya ng mga may pangalan na tao. Pero I applaud him/her kasi kailangan natin ng ganun, walang naggagawa ng ganun eh. Parang walang untouchable na dapat. Correct. Tsaka yung comedy, tinutulok mo dapat yung envelope. Correct. Pag hindi ka nakapag-create ng kahit anong pag-disturb sa tao, wala kang nagawa, walang dent. Diba? Yeah, yung iba, hindi nila nag-gets yung, may tinatawag sila sa genre yung parang pang comedy bar na humor. Pero ako gusto ko yun kasi natatawa ko dun. Ang hirap kaya. Parang saan yung thin line between sasapakin ka ng customer na matatawa siya, di ba? Sabi ko nga sa'yo, bago mo wasakin, ano mo muna, kalmahin mo muna, appreciate mo muna siya. Tsaka minsan, ina-appreciate mo siya kunyari, pero ang totoo, nilalait mo na pala. Yung alimbawa, ka na lang ang nagkukordoroy sa Maynila, ganun. Sana wag ka nang magliston kasi hindi mo naman graduation, mga ganun. Yung may linya, yung pantalon. Happy graduation po, ikaw, happy foundation day. Kanina, dinat na kita, nagpa-foundation ka. Sa tingin mo, ang comedy ay naaaral or parang is it something innate? Parehas. Innate kasi dapat yung timing mo, dapat nandun siya talaga. Dapat pitik nangyayari. Naaaral kasi, pagkasama mo yung mga kaibigan mong nakakatawa din, nakakapulot ka eh. Ako, material ko lahat mga tao sa paligid ko. So mamaya, material na kita. Galing nga sa Porkchop 2, di ba? Oo, di ba? Sa punta sa kanila. Paano yung nangyari? Club na eksena, nagbago din. Kasi di ba dati, piano bar. So ang nakatambay, daddy, ang inom, pale. Tapos, Lucky Chan, ganyan. Nung nagbago yung form ng lugar, nung nagkaroon ng stage, nagkaroon ng karaoke, nagkaroon ng bakla, na nagsimula lang na, ikaw na next, bakla ka! Hanggang sa nagkaroon na ng material, naging career na, nagkaroon na ng establishments, nagkaroon na ng rotation, ng talents, talon-talon ka bar-bar. Dati, nagtatrabaho ko 7 days a week, iba-ibang bar, mula Las Piñas hanggang Antipolo.
lahat 'yan niniikot ko. Grabe, no. Oh, grabe, masasanay ka talaga. Mm-hmm. Malaking tip eh, no? Sa tip ka talaga kikita eh. No? Tip at saka yung basic na kita din kasi may levels 'yan eh. Pag newbie ka, ito lang sweldo. 1.5 ka lang. Oo. Pag may napatunayan ka ng konti, eto na. 2.5. Ganyan, ganyan. Mm-hmm. Pag mataas na, 5. Mataas na yun, ha? Mataas na yun. Isipin mo, gabi-gabi ka, 35 mil din sa isang linggo. Hindi na masama. Tapos, pero kailangan mo magpalit ng material palagi. Lagi. Kailangan mag-aaral ka ng bagong kanta. Alam mo lagi lahat ng bagong chika. Dapat current kilala events, mo lahat. Ganun, no? Lahat. Sa comedy bar, ay bugbog ngayon si Senator, ano? Oo, alam mo na. Ako, ayoko sumausaw sa ganyang mga alam ko na yung punchline sa ganun. Papatayin lang yung ilaw. Oh, nandiyan ka na pala. Ganong kalupet ng mga joke, I'm sure. Diba? Napakaganda ng mga taong nagsabi niya kung sobrang perfect na yun. Akala mo, isa din sila. Oo, sobrang perfect. Eh, isa sa mga racket mo din ay ikaw nagbebenta ng mga bags, na luxury, mga designer bags. Tindi mo. Mahilig ako sa sapatos at sa bag kasi. Mm. So, parang instead na bili ako ng bili, para masatisfy ko yung itch for shopping, bibili ako for other people. Mm. So, at least nakawakan mo na. Oo. No? Pag Balenciaga, mga ganon. Masabi ko lang na nakita ko yung bago. Baka gusto mo. Inaamoy mo rin ba yan? Oo. Pati yung leather, inawakan ko ng matagal. Picturean mo. Picturean ko. Facebook. Post ko sa Instagram. Sa Instagram, sunod-sunod mag-post. Okay, Tuesday, last question na lang. Okay. Kunyari, papaano ako na bukas? Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Talagang actor studio talaga. Ilaw pa lang eh. Ako lago kinukain yung dried na pusit. Ewan ko bakit nakakapagpasaya sa akin. Kinakain mo? Yung dinaing na pusit. Oo, sarap kaya nun. Bababad mo sa suka. Mahal yun. Tapos itlog na maalat kamatis, kanin. Hmm. Simple lang ako ng tao eh. Yun na yun. Masaya nakala ako. Nakala ko hindi paluto eh. Pwede din. Pusa ako eh, actually. Ayan. Nakalimutan ko, meh. Sabihin. Yun, no? Yun ba't ang corny mo ngayon, Tol? Pansin ko lang. Alright, palakpakan natin Tuesday, Vargas. Maraming salamat ulit. Thank you for coming. Salamat. Kayo pala yung bisita. Thank you for coming. Thank you, ha. Next time, bisita. Thank you for guesting, ha. Okay. Thank you. Thank you.